Hi, ako po si Dr. Jofel Fernandez, isang veterinary doctor. Last time, inilahad ko sa inyo yung tungkol sa proper vaccination certificate sa pagbili ng tuta. Ngayon, nang nakabili at nasa sa inyong kamay na ang tuta, ibahagi ko naman sa inyo ngayon ang kahalagahan ng proper feeding and vitamin supplementation. Mahalaga na magbigay kayo ng vitamin supplement dahil once na nawalay na ito sa kanyang ina at mga kapatid at nasa bagong environment na ang tuta, very stressful po ito sa kanila. Pwedeng magresulta sa paghina ng kanilang immune system at mauwi sa pagkakasakit. Laging tandaan na gumamit lamang tayo ng bitamina na pang-aso at hindi yung pang-tao. Dahil syempre, magkaiba naman ang vitamin requirements ng aso at tao. Ngayon, punta na tayo sa proper feeding ng mga tuta. Tip number 1, kung ano yung pinakain na nakasanayan ng tuta doon sa pinanggalingan, ay dapat iyon na rin muna ang ipakain ninyo. Ngayon, kung gusto nyo magpalit ng ibang dog food brand, dahan-dahan lang dapat ihalo muna ang bagong dog food sa lumang nakasanayang pagkain nito para hindi mabigla ang tiyan ng tuta. Tip number 2, pakainin ng 3 beses sa bawat araw ang tuta hanggang 4 to 6 months old, then 2 times a day afterward. Hindi po proper ang ad libitum feeding ng mga tuta o sa aso. Ito yung pagpapakain sa katulad ng mga manok na unlimited style. Ang masamang epekto nito sa aso ay pwede silang ma-overfeed o di man kaya mabilis silang manawa sa pagkain, at ang pinakadelikado sa lahat, pwede itong makontaminate na maging sanhi upang magkasakit ang inyong pet. Ang tamang pagpapakain ay sa oras lamang dapat ng feeding time nila. Maglagay kayo ng pagkain, then 10 minutes after, balikan ninyo kung may natira pang pagkain. Kung mayroon pang natira, iligpit na ito. Nang sa ganun, maiwasan ang pananawa at food contamination. So, sa susunod kong video, abangan ninyo dahil ituturo ko naman sa inyo ang step-by-step technique sa pagpapalit ng pagkain para iwas gastrointestinal upset at iba pang mga diet-related issues ng mga aso. At pag-usapan din natin doon ang table food versus dog food. So, yun lang po muna sa ngayon. Salamat sa inyong pagsubaybay.